Saksiyan ngayong gabi, pisong dagdag pasay sa jeepney sa Metro Manila, Regions 3 at 4, inaprubahan na ng LTFRB. Itlog at karne ng manok, nagmahal na rin. Security guard na suspect sa pagpatay sa reliever branch manager na isang pawn shop sa Aklan, inaghahanap pa rin. Igan, 10 piso na ang minimum fare sa jeep. Matapos aprubahan ng LTFRB ang pisong dagdag pasahe sa Metro Manila, Regions 3 at 4. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo dahil ang presyo ng produktong petrolyo posible para tumaas sa mga susunod na linggo. Saksi, si Joseph Moro. Prumeno na ang ilang jeepney drivers sa pamamasada dahil sa napakamahal na produktong petrolyo. Sabi ng grupong pisto, nasa 20% daw ng kanilang mga miyembro ang naghanap na ng ibang trabaho o kaya'y umuwi na ng probinsya. Ang 75-anyos na si Lolo Felipe, baka mag-construction worker na raw kung magmahal pa lalo ang petrolyo. 200 hanggang 250 pesos na lamang daw kasi ang kinikita niya sa isang araw. Kaya pa naman o eh. Maghahalo ng simento, magano, kaya pa. Ang inihirit ng transport groups noong pang Marso, pisong dagdag sa pamasahe sa jeep. Sa petisyon ng mga transport groups sa LTFRB, hiniling nila na dagdagan ng piso ang pamasahe sa jeep sa Metro Manila Region 3 at Region 4. Inaprubahan na ito sa wakas ng LTFRB. So naririnig din natin na feedback on the ground kasi na grabe na talaga yung naging epekto. Masabihin siguro ng iba na ay piso lang, average daily ridership per unit of 483 times 1 peso na increase po natin ngayon, that would also translate to 483 pesos. Sa taya ng GMA News Research, nasa 75 pesos hanggang halos 97 pesos na ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Nasa 75 pesos hanggang halos 88 pesos naman ang diesel. Pero sa ilang lugar sa bansa tulad sa Romblon, lampas 100 na ang kada litro ng diesel at ng gasolina sa isang gasolinahan. Wala silang import terminal, direkta, so kinukuha pa nila yan, kadamihan. Oo. Of course, yung pahirapan ng transport cost, tingin natin yung around karahati dyan sa 8 pesos, yung 4 to 5 pesos, ay sobra talaga yan. So kung maibababa sana, at least palapit sila dito sa Metro Manila na price. Kaya naman para sa jeepney driver na si Ruben, kulang ang pisong provisional fare increase. Dapat yan, gawin 12 yung minimum yan, pantay-pantay na yan. Pero meron namang masaya na rin. Makakatulong kasi kung mataas ang diesel, mapupunta rin sa diesel din. Mukhahi naman ng iba ang mataas na presyo ng krudo ang solusyonan. Pero pag pinalit nila sa 43 yung diesel, kahit ganun pa rin yung minimum, okay lang yun, pantay-pantay pa rin yun. Mahirap na yata ang 43. Kaya nga, mahirap na. Baka maabot pa tayo ng 100 yan. Pero hindi pa nga talaga tapos ang kalbaryo dahil ayon mismo sa isang opisyal ng Department of Energy. Itong tuloy-tuloy na pagtaas, may expectation po tayo na mangyayari sa mga susunod na week. Wala po tayong nakikitang event ngayon na siyang mag-o-offset nung push nitong mga event na to na tuloy-tuloy nagpapa-increase ng ating price. Sumabay kasi ang mas mataas na demand sa buong mundo sa pagban ng langis mula Russia. Magmamahal pa ang benta ng Saudi Arabia simula sa Hulyo. Dahil deregulated ang ating oil industry, walang kontrol ang gobyerno sa presyuhan ng petrolyo. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, para maibsan ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, itinaas na sa 6.1 billion pesos ang budget para sa fuel subsidy. As of June 1, 2022, lampas 180,000 na mga driver at operator ng pampublikong sasakyan ang nakatanggap na ng 6,500 na fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasada Program. 158,000 naman na mga magsasaka at mangingisda ang nabigyan na rin ng tig 3,000 pesos na fuel discounts. Pero sa karanasan daw ni Lolo Felipe, ilang araw lamang ang tinatagal ng subsidy. Sigurado pinakamababa yan, mga 1,000 ang krudo. Sa 5,000, di 5 araw walang huyon. Wala na ang mangyayari sa iyo. Paano sa susunod ng mga araw? Ang iba pang ang tsuper, wala pa raw natatanggap. Ano sabi ng operator niyo, sir, sa fuel subsidy? Wala, maghintay-hintay lang ito. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Tumaas ang production cost, kaya pati itlog at karne ng manok, nagmahal na rin. Sabi pa ng Department of Agriculture, may ilang magugulay na rin ang tumigil sa pagtatanim. Saksi, si Bernadette Reyes. Para pumasok sa kanyang budget, 6 na miyembro ng pamilya ni Aling Beng ang maghahati-hati sa isang hita ng manok. Dadagdagan na lang daw ng sabaw, ayos na ang pananghalian. Kahit mataas po siya, eh, wala naman kami magagawa. Kahit isang pirasong hiwa ng manok, tapos sabaw, kakakain naman na siya. Sabi ng United Broiler Research Association at ang Department of Agriculture, nagmahal daw ang presyo ng manok dahil sa pagtaas ng gasto sa pag-aalaga ng manok. Sinabayan pa ito ng mataas na presyo ng petrolyo na kailangan sa pagbiyahe papuntang pamilihan. Bumalaw ang cost of production at mataas ang feed. Definitely, farm gate will go up. Mataas na ang presyo ng patuka, mataas na ang pataas. Nag-iingat lahat ngayon yung mga producer. Yung iba ay nagpapawas, yung iba ay tumigil. Dito sa Commonwealth Market sa Quezon City, nagsimula ang taon na 140 pesos lang ang kada kilo ng isang buong manok. Ang choice cuts naman, 160 hanggang 180 pesos. Pero sa paglipas ng mga buwan, pataas ng pataas ang presyo. Hanggang sa ngayong araw, umabot na ng 240 pesos ang kada kilo ng choice cuts. Ang isang buong manok naman, 190 pesos kada kilo. 190 pesos rin ang prevailing price sa karamihan ng palengke ngayon sa Metro Manila. Talagang wala pong dumadating na ganung kadaming manok. Kumbaga, konti-konti lang. Ganito rin daw ang nangyari sa mga egg producer na tinabangan na rin daw dahil sa mahal na gastusin. Mahabang panahon na ang egg industry loge, marami nang tumigil. Ganun naman yan, pag naluloge, itigil o magbabawas para makatawid. Kaya sa datos ng Philippine Egg Board Association, nagmahal na ang presyo ng itlog. Sa ilang pamilihan, tumaas na ng piso ang bentahan. Kahit daw sa mga magugulay, may mga tumigil na sa pagtatanim, sabi ng Department of Agriculture. Siyempre, pag mataas masyado ang production cost nila, tapos hindi naman po nila mabenta ng magandang presyo yung kanilang magugulay, ay nakaka-discourage po no, sa ating mga nagtatanim. At kahit may mapagkukunan ng mas mababang presyo ng mga gulay gaya sa trading post sa Nueva Vizcaya, dumadagdag sa gastos ang pagbiyahe ng mga ito. Halimbawa, ang talong na nasa 40 pesos lang kada kilo sa trading post, 120 pesos na ang bentahan pagdating sa Maynila. Ang challenge is paano ba natingin ko yan sa Metro Manila. We are talking directly to farmers. Kaya sa mga region, pumupunta na po kami. Parang ating mga magsasaka, alam po kung ano ang demand. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pansin daw ng isang nagtatrabaho sa financing company ang pagdami ng mga nagsasangla ng ORCR ng kanilang mga motorsiklo. At ang iba naman, napipilitan na rin mangutang dahil sa hirap ng buhay. Saksi lot, si Jamie Santos. Jamie? Pia, dahil sa sunod-sunod sa dagok sa buhay, dulot ng pandemya, at ito ngang patuloy na pagtataas ng presyo ng mga bilihin, gusto man daw magsimula ng ilan, papipilitan kumapit sa panghihiram, makaraos lang sa araw-araw. May maliit na milk tea shop si Joey sa harap ng kanilang bahay sa Maynila. Bago raw tamaan ang pandemya, malakas ang kita nito. Hindi nga raw bumababa ang kita niya ng 2,500 to 3,000 pesos kada araw. Pero ngayon, kahit malaya nang nakakalabas ng lahat, maswerte na raw siyang makasampung basong benta ng milk tea. Hirap din ang kita ng kanyang asawa sa pamamasada ng jeep. May dalawang anak pa silang pinag-aaral. Panakapos po, sobra po sa hirap. Ang laki ho ng nangyari tun sa pandemic na to. Ang laki ho po, ang laking epekto po sa amin ho. Nakakahiyaman daw, napipilitan silang manghiram ng pera para makaraos sa araw-araw. Hindi pa rin po sapat para sa pangangailangan ng pamilya. Kaya't darating po talaga yung point na manghihiram ka talaga. Si Raymond, nagtatrabaho bilang account officer sa isang financing company, napansing dumami ang nagsasangla sa kanila ng mga ORCR ng kanilang mga motor. Ngayon po kasi ang lakas na po niya. Actually, ang average namin na nasa CIA is a day is 3 to 5. Borrower po siya. Imbis na sa tao sila lumapit, sa mga financing company na lang sila lumalapit. At saka isang reason nila, ginagamit nila pampuhunan.
Pia, kahit anong pamamaluktot daw dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, talagang mapipilitang umutang dahil sa pangangailangan. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kumpirmadong dadalo si President-elect Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Thailand sa Nobyembre. Dadagdagan na rin ang bubuo sa gabinete ng incoming president. Kilalanin natin sila sa pagsaksi ni Maris Uman. Napunan na ang dalawa pang pwesto sa gabinete ni President-elect Bongbong Marcos. Si retired UP Professor Clarita Carlos ang incoming National Security Advisor. Incoming Agrarian Reform Secretary naman, si Abono Portales Representative Conrado Estrella. Pinulong ng President-elect ang dalawa ngayong araw at kapwa nila tinanggap ang appointment. Samantala, dadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit si President-elect Marcos sa Thailand sa Nobyembre. Balik face-to-face ang APEC Summit matapos makansela noong 2019 at maging virtual noong 2020 at 2021 dahil sa banta ng COVID-19. Ayon kay incoming Presidential Communication Operations Office Secretary Trixie Cruz Angeles, inimbitahan ng Thai Chargé d'Affaires si Marcos noong nag-courtesy call ang ASEAN Ambassador sa President-elect. Tututukan daw sa pulong ang ligtas na pagbabalik ng cross-border travel para mapabilis at mapatatag ang pagbangon ng mga bansa mula sa epekto ng pandemya. Sa isang recorded message, mensahe ng pagkakaisa ang binigay ni President-elect Marcos sa 24th na Philippine-Chinese Friendship Day at 124th na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na ginunita kanina ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII. The cooperative partnership of our two nations continue to reach new heights. I join you in this celebration as we look forward to more years, not only of diplomatic relations, but of continuous fruitful engagements between China and the Philippines as we continue to enjoy the friendship that we have developed over the years. Nagbigay rin ang mensahe si Vice President-elect Sara Duterte na binasa sa pagtitipon. It is only apt to express our utmost gratitude to everyone who continues to play their respective roles in the preservation of our independence, along with the promotion of the ongoing Philippines-China diplomatic relations. Binigyan pugay naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ating mga ninunong matapang na lumaban para makamit ang tinatamasa natin ngayong kasarinlan. This occasion is a testament to how our forefathers fought for the freedoms that we enjoy today. May it inspire us to take after the courage of our heroes, as well as encourage us to use our ability, skills, and knowledge for the benefit of our communities. Sa panig ng China, nagbigay din ang mensahe si Chinese Ambassador Huang Silian. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Patuloy ang manhunt operation laban sa security guard na suspect sa pagpatay sa isang reliever na branch manager sa isang pawn shop sa Aklan. Ang biktima natagpo ang patay sa loob mismo ng pinapasukang sanglaan. Ating saksihan. Napakagulgol ang ama ng 23 anyos na si Bona Hersha Ambay sa masaklap na sinapit ng anak. Si Ambay na reliever branch manager ng isang pawn shop sa Calibo, Aklan, bangkay na ng matagpuan ng mga kapwa-empleyado sa pinapasukang sanglaan noong Lunes. Itinuturong suspect sa krimen ang security guard ng pawn shop na si Mark Archie Torifil. Ayon sa mga otoridad, si Torifil ang huling nakasama ng biktima bago ang insidente. Natagpuan ng isang kutsilyo at uniforme ng suspect sa crime scene. Narecover na rin ang issued firearm ng gwardiya. We have evidence na sir na makatudlo sa iya, na makonsider naman siya sir na suspect. Lumalabas sa records na may nakabing din na kasong pagnanakaw si Torifil. Dati rin siyang sumuko sa Oplan Tokhang. We're preparing for a case of robbery with homicide, sir, sa atong na suspect. Kay natula ang cellphone sa atong na biktima. Yesterday, na-confirm sa RD Pawn Shop na may ara na piggy bank ang one of the managers. And that piggy bank may amount siya ng 4,000 pesos, sir. Tama na ang mga natula sa atong na crime team. Tuloy ang manhunt operation laban sa suspect na huli raw namataan sa Batangas Port. Sasailalim naman sa autopsy ang labi ni Ambay para malaman ang cause of death. Wala pang pahayag ang pamunuan ng pawn shop. John Consulta, GMA News.
Dalawang estudyante patay na madisgrasya ang sinasakyang SUV sa Benguet. Nasawi rin ang isang konduktor ng bus nang masagasaan naman habang tumatawid sa bus lane. Saksi si James Agustin. Napahinto ang mga bumabiyaheng EDSA carousel bus sa bahagi ng EDSA New York Street sa Cubao. Pasado alas 9 kagabi. Nabundol pala ng isang bus ang isang lalaking tumatawid sa bus lane. Bali, nakatayo po siya dito, so hindi naman po namin ina-expect na tatawid po siya. Siguro mga ilang segundo lang, may narinig kaming malakas na kalabog dito sa may bus lane. So nakita na lang namin, huminto yung bus, nawala si kuya dito. Then nung pagtingin namin dito, ayun na nga siya yung nakabulagtado na nabangga ng bus. Konduktor ng isang bus company sa Cubao ang biktima. Galing daw siya sa biyahe at magre-remit sana ng pera. Ayon sa kaanak ng biktima, nakita pa sila bago ang aksidente. Sobrang hirap sir kasi siya lang talaga yung inaasahan ng mga pamilya nila. Umuwi lang siya ng dalawang araw para maglinis ng palayan nila sir. Dumating lang siya kaninang umaga dito sa Cubao ulit tapos nagbiyahe na siya agad. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 4 ang driver ng nakabanggang bus. Ayon sa driver, nagulat siya nang biglang may tumawid sa bus lane. Bigla na lang tumulpot. Nakatawid, nakatalikod pa siya. Tapos pag ano niya doon sa may barrier, ayun na, doon na po ako. Pag preno ko talaga, inabot na talaga. Kahit anong gawin ko sa preno ko, puno ako ng pasero ko. Vehicular accident din ang kinamatay ng dalawang estudyante sa La Trinidad, Benguet. Sugatan naman ang isa nilang kasama. Sa imbestigasyon ng polisya na wala ng kontrol ang driver ng sinasakyan nilang SUV, bumangga sa ripra, tsaka nahulog sa bangin na 10 metro ang lalim. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Arestado isang negosyante na dati na umunong sangkot sa Double Your Money Investment Scheme. Ang suspect, tinangka para magbukas ng panibagong kumpanya. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Natunugan daw ng Securities and Exchange Commission o SEC na lulutang sa kanilang opisina para magparehistro ng bagong kumpanya ang babaeng suspect. Kaya nakapag-coordinate sila sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa pag-aresto. Tapos itinabasan niyo po kung isa identification po. Ikukubli namin ang pagkakakilala ng babaeng suspect alinsunod sa tagubili ng pulisya. Pero ayon kay Anti-Cybercrime Task Force Chief, Lieutenant Colonel Jay Guillermo, kinasuan ng suspect dahil sa isaumanong investment scam na kanyang sinimulan noong pang 2016. Based on the record of the SEC, mayroong 28 million na nakolekta yung kumpanya. So with that, yung mga incorporators nito, kinasuhan ng SEC, kasama na yung na-aresto natin ngayon. Ang kumpanya na nauin nag-aalok raw ng mala Double Your Money Scheme, agad na isinara ng suspect nang siya'y kasuhan na. At kamakailan lang, nagplano muling magbuo ng kumpanya, pero nabulilyaso raw agad ng mga otoridad. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko ngayon. Ang panghihikayat daw kasi ng mga investor sa questionable investment scheme, idinaraan na raw sa social media at text messages. Gaya nito na may link pa sa dulo. Huwag tayong maniniwala sa mga advertisements, especially na mga posted sa mga social media. If it's too good to be true, it's probably not true. Kung hindi raw kasi sa investments ka makukuha ng mga kabataan ng pera mo, pwede nilang mahack ang e-wallet at bank account mo kapag pinindot mo ang link na nakalakip. Binuksan mo yung pintuan ng inyong gadget, possible na pwede niyang makuha lahat ng laman ng impormasyon ng inyong cellphone, laptop, or desktop. Ako si Emil Sumangil ang inyo. Saksi! Inaalam na ng Department of Health kung chikungunya virus ang tumama sa 17 residente sa Davao City. Sa Cagayan naman, ikinaalarma ang paglobo ng kaso ng dengue. Saksi, si Cedric Castillo. Bukod sa biglang talo ng bilang ng mga kaso, mas maaga raw ngayong taon ang pagtaas ng dengue cases sa Cagayan Valley Medical Center kumpara noong isang taon. Mula January 2022, umabot sa 176 ang na-admit na dengue patients sa ospital at 4 ang nasawi. Talagang nakakaalarma na itong tumataas na cases namin ng dengue dito, lalo na nung nakaraang buwan ng Mayo. Dahil nakita namin yung trend na pataas. Sa tala ng ospital, bawat buwan, padami ng padami ang dengue cases doon. Nagtalaga na ng fast lane sa emergency room para matutukan agad ang mga hinihinalang tinamaan ng dengue. Malaki ang pinagtaas. Supposed to be mga June, July pa itong
makita namin ang pagtaas. May 19 na dengue patients na kasalukuyang naka-confine doon. Makitaan lang ng simptomas ng dengue, like itong pagkakaroon ng lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw na hindi bumababa, ano, at tuloy-tuloy at nangihina na yung bata, ayaw nang kumain, wala nang ganang kumain, at meron na siyang mga signs of bleeding, like may pagdudugo sa ilong or mga rashes, no? Kailangan na po siyang dalhin sa pinakamalapit na clinic or hospital. Lampas 1,000 na ang dengue cases sa buong probinsya ng Cagayan mula Enero. Ayon kay Cagayan Provincial Health Officer Dr. Carlos Cortina III, kung ikukumpara sa mga nagdaang mga taon, lumagpas na ang bilang ng mga kaso ngayong taon sa 5-year average. Namigay na ng insecticides sa Provincial Health Office. Patuloy rin ang paalala nito na linisin ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. Kinumpirma naman ng Zamboanga City Medical Center na marami silang kaso ng dengue kung saan 95% dito ay mga bata. It could be contributory nga talaga naman yung ulan, tapos ilang araw na may stagnant na water, so dun po kaya mataas yung kaso. Community cleanup ang isinasagawa ng mga residente para mapababa ang kaso ng dengue sa lungsod. 2 lugar naman sa Luzon ang tinututukan ng Department of Health dahil din sa mga kaso ng dengue. Ang dengue case dito po sa Region 2, specifically in Cagayan, Isabela and Nueva Vizcaya, nakapag-exceed na po sila ng kanilang alert and epidemic threshold. Sa kabila nito, nananatiling mas mababa ang dengue cases sa bansa ngayong unang kalahati ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2021 ayon sa DOH. Samantala, may 17 hinihinalang kaso ng chikungunya virus infection sa Davao City. Paglilinaw ng DOH Region 11, hindi pa kumpirmado ang mga kaso at hinihintay pa ang resulta ng 3 tests gamit ang mga nakolektang specimen. Ayon sa World Health Organization, very rare o bihira ang mga kaso ng severe chikungunya o pagkamatay bunsod nito. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi. Sa huling araw ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE, humabol sa paghahain ng iba pang kandidato sa national position. Saksi, si Victoria Tula. Bago magsara ang COMELEC Campaign Finance Office kahapon, inihain ng kampo ni Vice President-elect Sara Duterte ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Mahigit 216 million pesos ang kabuang gastos ni Duterte sa kanyang kampanya, malayo sa spending limit ng mga presidential at vice presidential candidate na 674 million pesos. 136.6 million pesos dito ang in-kind contributions mula sa kanyang partido na Lakas CMD. 79.58 million naman ng in-kind contribution mula sa iba't ibang source. Base sa kanyang SOCE, wala siyang natanggap na cash donations. Gaya ng kanyang running mate na si President-elect Bongbong Marcos, wala rin ginastos na personal fund o sariling pera si Duterte. Naghain din kahapon ng SOCE si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao na mahigit 119 million pesos ang campaign expenditure. Halos 63 million pesos dito, personal niyang pera. Dahil deadline na ngayon, mahaba ang pila ng mga nagfa-file. Isa sa mga naghain kaninang umaga, ang kampo ni Presidential Candidate at Manila Mayor Isko Moreno. Pero tumanggi ang kanyang kinatawan na magbigay ng detalye. Sa Vice Presidential Candidates, naihain na rin ang SOCE ni na Senador Kiko Pangilinan, Senate President Tito Soto at House Deputy Speaker Lito Atienza. Hindi nagbigay ng detalye ang kanilang staff. Bago magsara ang COMELEC, nakapag-file na rin ng SOCE si na Senator-elect Mark Villar, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, JV Ejercito at Senador Joel Villanueva. Ayon sa COMELEC Resolution 10505, wala ng extension sa paghahain ng SOCE para sa mga natalong kandidato. Ang mga nanalong kandidato naman na hindi makapaghain ngayong araw, bibigyan ng grace period na 6 buwan. Pero nakasaad sa resolusyon na kung hindi ito magawa ng nanalong kandidato sa loob ng panahong ito, idedeklarang bakante ang kanyang posisyon. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Tinutukoy na ng pulisya mga sangkot sa nahulikam na drug racing sa Marcos Highway sa Antipolo City. Saksi, si June Veneracion.
Naka-shorts at tsinelas ang lalaking ito na gumita sa kalsada at nagpatigil ng trafiko sa isang bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City kaninang madaling araw. Ang video, kuha ni GMA News anchor Connie Season, na lula ng isa sa mga hinarang na sasakyan. Siyempre madaling araw, di ba makakagulat naman eh. Ang initial reaction ko, dahil hindi naman yun yung first time kong na-witness, parang naku, may drag racing na naman. Tama ang kanyang hinala. Dahil segundo lang ang lumipas, may dalawang kotse ang biglang humarurot. Pangatlong beses na raw nakasaksi ng ganito si Connie sa Marcos Highway sa magkakaibang panahon. Sabi ng Antipolo City Police Station, nangyari ang karera kaninang madaling araw lampas sa isang checkpoint. Napatigil na raw nila noon ang mga drag racer na paboritong pagkarerahan ang Marcos Highway. Pero ngayon, tila nagbabalik. Sa tingin ko po ay ano po ito, siguro nag-try lang ulit ng isang beses, pero since pag-iigtingin po namin ulit yung aming pagbabantay dito, hindi na po makasingit po yan ulit yan dito sa aming AOR. Inaalam ngayon ng pulisya kung sino ang mga sangkot sa illegal na karera. Speeding at reckless driving ang violation ticket para sa mga mahuhuling kasali sa drag race. Salamat po kay Ma'am Connie, nakuha po natin yung malinaw ng mukha ng suspect. Yung sa sa mga sasakyan, may nakita po tayong mga naka-attach na plate. Kasama raw sa tututok sa problema ng drag racing sa Marcos Highway, ang PNP Highway Patrol Group. May natatanggap din silang report na may ganito rin problema sa iba pang bahagi ng bansa. May mga isolated reports pero hindi po talaga siya masasabi nating daily occurrence. May mga isolated reports at saka na natutugunan naman natin every time that we hear the information. Sa investigasyon ng Highway Patrol Group sa ilang insidente ng drag racing, dapat alaman na malaking pera ang taya sa ganitong klase ng karera na kung minsan ay mismong kotse pa ang pusta. Aminado ang mga otoridad na pahirapan ang paghuli sa mga sangkot sa drag racing dahil ito ay mistulang habulan ng pusa at daga. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Leon versus Buaya, sino ang mananaig? Baka pigilhin nga ang tagpong iyan sa Kenya, stranded po ang leon sa ibabaw ng patay na hipo na palutang-lutang sa ilog. Isa-isang lumapit na ang mga buhay at pinalibutan ng leon at ang patay na hipo. Nang makahanap ng buwelo, kumaripas ng takbo ang leon habang sinusubukan siyang sakmalin ang mga buhaya. At pagdating sa Pampang, nagpagpag ito sandali sa katumakbo papalayo. Ayon sa ulat, nasa 40 buwaya ang natakasan ng leon. Kinagigiliwa ng ilang residente sa Batangas ang isang kakaibang sasakyan. Sa halip kasi na bakal, kawayan po ang ginamit para mabuo ito. Atin niyang saksiyan. Tila luxury car ang malajip na sasakyang ito. Kaya tuwing umaarangkada sa kalsada sa Barangay Kipot sa San Juan, Batangas. Gawang pag po naandar pinagtitingin na ng tao. Napakaganda po, nakaka-exciting po sakyan. Ito ang tinaguriang Bamboo 4 Cycle ng pamilya Trevino. Mula sa kaha hanggang sa mga upuan nito sa loob, gawa sa kawayan. Bunga raw ito ng pagkamalikhain ng namayapa nilang padre de pamilya na si Tatay Ubadyas. Higit 6 na buong binuo ni Tatay Ubadyas ang Bamboo 4 Cycle. 5-7 pasahero ang kayang isakay nito. Parang SUV talaga. Ang chassis niya sa loob, bakal para matibay. Inisip niya kung paano mailagay ang kawayan sa bakal. Magandang inubasyon daw ito, sabi ng Land Transportation Office, pero hindi raw safe ibiyahe. Paglilinaw naman ng pamilya Trevino, hindi nila ginagamit ang Bamboo 4 Cycle para ipasada. Sa halip, ay mistulang legacy ito ng kanilang padre de pamilya. Nico Wahe, GMA News. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayo magiging saksi! Saksi. Joy, Papa, you na hap!
Bye!